Dahil inalisan si Chloe ng tenga ng amo niya, matitikman nila ang lupit ng ganti niya. Kahit pa nga na ngayon ay kaluluwa na lamang siya. Ang kwentong ito ay nagsimula ng ang bagong mag-asawa na ang Ginoo at Ginang na Woodruff ay magkaroon ng sariling tahanan nila. Si Clark Woodruff ay kilalang makapangyarihang hukom sa bayan nila sa Francisville sa Louisiana sa bansang Amerika. At dahil matindi ang koneksyon nito ay walang kahit sino ang sa kanyang desisyon ay kumukwestiyon. Normal sa mga mayayaman ng pamilya na mga panahon na iyon sa Amerika na magmay-ari ng mga alipin. Hindi naiiba ang pamilya ng Woodruff. Meron silang 15 mga alipin. Isa sa kanila ay ang dalaga na si Chloe. Napakahigpit, umaabot pa sa pagmamalupit ang pagturing ng pamilya sa lahat ng alipin nila. Ngunit labis na napagdidiskitahan itong si Chloe, ito ay ng kanyang amo na babae. Nariyan na siya ay hindi nito pakaini ng ilang araw. Madalas din ito na pinagbubuhatan ng kamay sa kasalanan ng iba kasama si Chloe sa siguradong parurusahan niya. Kahit na anong gawin niya ay madadamay at madadamay siya. Hindi naglaon na pag-isip-isip ng dalaga na upang maprotektahan niya ang sarili niya mula sa kalupitang dinaranas niya. Kinakailangan na mayroong alas na hawak siya upang makakuha nito. Si Chloe ay nagsimulang pakinggan ang mga pribadong kwentuhan ng kanyang mga amo. Doon ito nalaman na nangangalo niya itong si Ginoong Woodruff na siya namang labis na pinag-aawayan nila na dalawa na mag-asawa. Napakalaking iskandalo nito kung nagkataon. Mas malalim pa ang nalalaman ng alipin. Dahan-dahan sa dami ng kanyang natutuklasan, mas tumitindi ang kanya pa na nalalaman. Minsan sa kalagitnaan ng pagtatalo ng mag-asawa, biglang natabig ni Chloe ang pintuan at doon nahuli siya na pinakikinggan niya ang usapan ng among kanyang pinagsisilbihan. Sa galit ng mag-asawang mga Woodruff, kinaladkad nila si Chloe sa ilalim ng parte ng kanilang tahanan. Pinahirapan siya at sa kakalaunan ay ang tenga nito ay tinagpas. Parusa ito sa pakikinig mo sa iyong amo. Ito ay ang sabi sa kanya ni Mrs. Woodruff. Sa susunod na uulitin mo ito, mas matindi pa ang sasapitin mo. At dahil nga wala na ito na dalawang tainga, tila ba naging kahiyahiya ang itsura niya. Kaya naman upang matak pan ang pilat sa katawan, nagsusuot ito ng kulay berde na turban. Gabi-gabi nananakit ang kanyang sugat, lalo na sa oras na ang turban ay inaalis na niya. Hindi lamang basta-basta galit ang ngayon ay ang kanyang nararamdaman. Poot at suklam na ang nakatanim sa puso nitong si Chloe. Ito ay laban sa pamilyang Woodruff, ang pamilya na nagmamay-ari sa kanya. Dito nabuo ang planong paghihiganti niya. Sumapit na ang 9 na kaarawan ng babaeng anak ng pamilya na Woodruff. Naatasan si Chloe na gumawa ng cake para sa pamilya. Ito ay mamaya pagsasaluhan nila. Dalawa ang bersyon ng kwentong ito, mga katinagalog ko. Ayon sa unang bersyon ng kwento na sinadyang lagyan ni Chloe ng laso ng tsokolate na ihinihahalo niya sa cake. Nilagyan niya ito ng dahon ng oleander, isang uri ng nakalalason na halaman. Halo dito, halo doon, hanggang sa maalis nito ang bait at ang amoy. Nang sumapit ang hapunan, hinugot ng mag-iina ang kanilang mga huling mga hininga. Sa kabilang bersyon naman, mga katinagalog, hindi ninais ni Chloe na masawi ang mga mag-iina. Nais lamang nito na magkasakit sila, nakalingahin niya sila. At sa oras na magamot niya ang mag-iina, dahil alam niya kung ano ang lasong inilagay niya, ay magiging tuluyang manggagamot siya. Sa pamamaraang ito, dahil lubha na iginagalang ang mga manggagamot sa pamayanan nila, hindi na siya muling masasaktan pa ng pamilya. Ngunit napadami ang paglalagay ng lason nitong si Chloe. Nasawi ang mag-iina. Nang kumalat sa buong plantasyon ang nangyari sa pamilya ng Woodruff na ginawa mismo ng kusinera nila. Sa takot na madamay sa paghihiganti ng padre de pamilya, agad na kumilos ang mga kasama na alipin na tulad niya. Kinaladkad nila si Chloe mula sa mansyon ng Woodruff. Dinala ito sa puno sa bakuran, saka sinabitan ng sako ang paanan. Saka si Chloe ay sinabit sa leeg hanggang sa tuluyan na ito ay malagutan ng hininga. Bago ito ay malagutan ng hininga, isinumpa ni Chloe na magbabalik siya. Nang dumating ang padre de pamilya ng Woodruff, wala na ito na magawa pa. Ubos na
ang pamilya niya. Iniutos nito na ilagay sa sako at lagyan ng malaking bato ang katawan ni Chloe sa kaitapon sa ilog ng Mississippi. Matapos ang masaklap na trahedya ng pamilya Woodruff, ibinenta ang plantasyon na siya namang nakuha ng mayaman na negosyante. Sa bahay na ito, ang kanyang dinala ang 5 anak at ang kanyang asawa. Ngunit isa-isang nasawi ang miyembro ng pamilya. Ayon sa mga miyembro ng pamilya na palagi ang nakikita nila, ang isang figura ng babae na palakad-lakad sa buong kabahayan. Isa-isang pumanaw ang pamilya sa sakit na tuberculosis. Iisa lamang sa 5 anak niya ang nabuhay na siya namang naging tagapagmana ng plantasyon na tinatawag na ngayon na ang Myrtle's Plantation. Ang pamilya ng Winters ay palagi ang sinasabi na mayroong kakaibang pakiramdam sa kanilang tahanan. Ikinakwento nito na tila ba sa kalaliman ng gabi ay tila parang may parating may naglalakad o hindi naman kaya ay may laging nakatingin o nakikinig sa usapan nilang dalawa na mag-asawa. Hindi nagtagal ang takot ay napalitan ng lungkot. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, Linggo ng umaga nang marinig ni Mr. Winters na may isang nakakabayong Ginoo ang sumisigaw at tinatawag ang kanya na pangalan. Sa kanyang paglabas muli sa kanyang tahanan, isang malakas na putok ang naulinagan. Tinamaan si Mr. Winters sa kanyang dibdib. Halokip-kip at sakit na sakit, dali-dali itong tumakbo papasok sa kanyang tahanan. Ngunit hindi na nito nakayanan pa at sa hagdan ng tahanan nila napabulagta siya. Doon nakita siya ng kanyang may bahay. Dali-dali ito naman ay sumakulolo sa kanya. Ang magandang muka ng kanyang asawa ang huli na nakita niya. Dahil sa mismong baitang ng hagdan, hinugot ni Mr. Winters ang kanyang huli na hininga. Matapos noon ay lumipat din ang byuda at iniwan ang plantasyon. Kalaunan ay ibinenta na rin ito sa iba. Ngunit ang bumili ay hindi na ito tinirahan pa. Sa halip ito ay pinauupahan na lamang upang maging set na mga pelikula. Ngunit kahit maraming tao, paulit-ulit pa rin na nakikita ang aparisyon ng isang babae na nakasuot ng turban sa kanyang ulunan. Ito ay ang multo ni Chloe ng taong 1992 dahil sa tindi ng mga nararanasan na kababalaghan. Nagpa siya ang may-ari nito na kumuha ng litrato. Ito ay sa buong kabahayan kung saan meron daw sila nakakaiba na nararamdaman. At doon nakuna niya ang sinasabing hindi matahimik na kaluluwa ng alipin na si Chloe. Kasama na rin ang kaluluwa ni Ginoong Winters sa paulit-ulit na nakikitang nakaupo sa harap ng kanyang tahanan. Paminsan naman ay narinig ang kanyang pagdadabog at yabag sa mismong hagdan na kanyang kinamatayan. Ang matindi pa sa kwentong ito, mga katinagalog ko, sa hallway ng tahanan ng mga Winters ay mayroong antigo na salamin. Minsan mayroong turista na doon ay napalinga. Sa gulantang niya, nakita niya ang aparisyon ng tila 2 bata. Sa takot ay nagtatatakbo ang turista at nag-hysterical. Ngunit hindi lamang ito ang unang beses. Paulit-ulit na nga na mayroong nakikita sa salamin ng antigong bahay. Nang minsan ang isa sa mga nagtutur ay napalingon sa salamin, tumindig ang balahibo nito nang makita niya mismo ang aparisyon na sinasabi nila at doon naging malinaw na. Ito ay kung ano ang nakikita ng mga bisita sa salaming ito. Ito pala ay ang aparisyon ng mag-iina na Woodruff. Paulit-ulit man ding linisin ang bakas ng kamay sa salamin, paulit-ulit na ito ay lumalabas pa rin. Ayon sa tala na nang pumanaw ang mag-iina na Woodruff sa sobrang dalamhati ng padre de pamilya ay hindi na ito makausap pa. Sinasabi na sa salaming ito na malapit sa pinaglasunan ng mag-iina na kulong ang kaluluwa nila. Ito ay dahil may kasabihan daw na kapag may pumanaw sa isang tahanan, dapat takpan ang lahat ng salamin ng telang itim upang huwag makulong ang kaluluwa doon ng yumao. Sa ngayon, isa ng hotel ang pinagmumultuhang plantasyon, ang Myrtle's Plantation. Kasama pa rin ito sa tala ng National Geographic na ang isa sa pinagmumultuhang lugar sa Amerika. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo may kinalaman pa rin ang kaluluwa ng aliping si Chloe sa mga sumunod na trahedya na naganap sa tahanan o ito ay sadyang nagkataon lamang? Mga katinagalog ko, isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.